Sinusulong ni Senator Franklin Drilon na ma-issue ng hold departure order ang mga nadadawit sa umani overpriced medical supplies. Ang Malacanang naman muling ipinagtanggol ang Pharmally Pharmaceuticals sa gitna ng isyong puganti raw ang ilang opisyal nito. May unang balita si Joseph Moro. Para hindi makalis ng bansa, gustong ilagay ni Senator Franklin Drilon sa hold departure order si dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Siya ang pumirma ng 7.9 billion pesos na kontrata sa Pharmally Pharmaceuticals Corporation na iniimbestigahan ng Senado. Baka umalis ito. Kaya it is just a caution. Sinubukan namin kunin ng pahayag ni Lau pero tumanggi ito, sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque. Hindi ko po alam kung nasaan siya pero nakausap ko po siya sa telepono at mukha namang wala pong indikasyon na wala po siya sa bansa. But of course the Senate can do whatever it wants. Kung gusto ng Senado na ilagay sa Hold Departure Order o HDO para hindi makaalis ng bansa, sina dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau, korte lamang daw ang maaaring makapag-issue nito ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara. Wala raw kasing ganong kapangyarihan ng senador dahil nag-iimbestiga ito in aid of legislation o para gumawa ng batas at hindi para sa paglilitis. Wala pa rin daw reklamong kriminal laban kay Lau sa DOJ kaya walang HDO laban sa kanya. Pag-aaralan daw ni Drilon kung pwedeng Senado mismo ang humingi ng HDO sa korte. Ayaw din daw niya munang magbigay ng presumptions kung nautusan lamang si Lau at kung may pananagutan nga ba ang Pangulo. As of now, there is no evidence and fairness except that he said, I ordered Duque. At yan po ay nasa kapangyarihan ni Presidente. But it didn't mean that the President ordered Duque to violate COA rules. Sa ngayon, sabi ni Drilon, antiyak na paglabag sa batas, kawalan ng Memorandum of Agreement para sa paglipat ng 42 billion pesos na pondo ng DOH sa DBM. Halos 8 bilyong piso nito ang nakuha ng Pharmally sa 8 kontratang pinirmahan sa loob lamang ng 3 buwan. Pinakamalaki ang 3.8 bilyon pesos para sa personal protective equipment o PPE na pinirmahan Mayo noong isang taon. Pinakahuling kontrata ay noong June 2020 na 246 million pesos na testing kits para sa DOH. Sabi ni Drilon, overpriced din daw ang biniling face mask at face shield galing sa Pharmally. Wala pong overpricing gaya ng sinasabi ng ilang mga senador dahil ang pinagbasihan na natin, yung halaga mismo na inangkat ng nakaraang administrasyon. Parehong grade po ng PPE ang inangkat natin. Bukod kay Lau, gusto rin ni Drilon na ma-issuehan ng hold departure order ang mga opisyal ng Pharmally na magpadala raw ng subpoena ang Senado sa address na nakasaad sa papeles ng kumpanya. Ang security guard ang sinabi, 3 taon nang nawala dyan. Ang balita ko eh, nakikita na ito in some Middle East countries itong si Muhit Dargani. Wala na sa atin dito, balista. Sa mga general information sheet ng Pharmally na nakuha ng GMA News Research, 625,000 pesos ang kapital ng buuin ng kumpanya. Ang tinutukoy naman ni Drilon na Muhit Dargani ang treasurer ng kumpanya, si Wang Shuyen ang chairman, habang presidente ang isang Twinkle Dargani at mga directors na Lincoln Ong at Justin Garrado. Iisa lamang ang adres na Huang, Muhit Dargani at Garrado. Sabi ni Drilon, wala na sa adres na yan ang mga opisyal ng pirmahan ng bilyong-bilyong kontrata sa gobyerno noong isang taon. Sa ganung kalaking mga transaksyon, yan ang sinasabi ng batas. Kung ganyan kalaking mga transaksyon, ay dapat huwag kang makipag-usap doon sa mga hindi kilala, walang track record, walang financial capacity. Sa financial statement daw ng Pharmally noong 2020, 284 million pesos ang idineklarang kita nito. Muli naman dinepensahan ni Roque ang Pharmally. The corporation has a separate personality. Siguro po the stockholder, yung identity ng bidder would be important if the bidder bidded in his individual capacity, no? Pero ang tinitingnan po natin, kung yung kumpanyang yon ay blacklisted sa gobyerno dahil hindi nga nakadeliver sa previous transaction o hindi naman kaya hindi nagbayad ng buwis. Ibinunyag ni Senadora Risa Ontiveros na wanted sa Taiwan ang ilang opisyal ng kumpanya. Sabi pa ni Roque, hindi rin daw issue ang maliit na paid-up capital ng Pharmally dahil nakapag-deliver naman daw sila sa panahong matindi ang pangangailangan ng bansa. Yung terms of payment po ng Pharmally, meron nga pong down payment na kakaunti, pero pag hindi nag-deliver, walang bayad. Para sa unang balita, Joseph Morong, Buong Puso para sa Pilipino.
Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.